Hello guys, once again, this is Nino Salenga and welcome back to my channel. Sa tutorial pong ito, ituturo ko sa inyo yung pinakamadali, easiest way in a few seconds na tanggalin ang background sa ating mga picture. Sobrang dali, pwede po siyang gawin sa desktop, sa laptop, and syempre sa cellphone. Pero bago yon guys, panoorin muna natin ang aking intro. Let's watch! Guys, sa ating pong mga small YouTuber or sa ating mga vlogger or kung ano pa man yung tawag sa ating content creator, napaka-importante po na naglalagay tayo ng thumbnails sa ating video. So, ito ay nakakapang-engganyo sa mga manonood na ito ay kanilang panoorin, lalo na kung ito ay napakakulay at napaka-catchy. Gayun din, gumagamit tayo ng picture na tinatawag nating PNG na ang ibig sabihin ay Portable Network Graphics. Ito po yung mga picture na wala siyang background na pwede nating i-insert sa ating mga thumbnails o kung ano pa mang picture yung balak nating gawin. Meron po akong first tutorial na ginawa to make the JPG o to convert the JPG into PNG, which is the Portable Network Graphics. So, maganda kasi yon guys, na pwede nating palitan yung background natin at pwede nating kunin yung ating picture as stickers na ilalagay natin sa ating mga thumbnails. Okay, so, meron akong na-discover na mas madaling paraan. In just a few seconds, pwede nating alisin yung background at palitan ito ng magandang background. Or, pwede nating panatilihin ang ating picture as Portable Network Graphics na maaari natin gamitin sa iba pang mga thumbnails o sa iba pang mga pictures na pagkagamitan natin. So, tutorial po ito guys. Sabi ko nga kanina, pwede ito sa CP or sa cellphone, sa desktop, and sa laptop. Panoorin natin guys kung paano ito gawin at kung gaano kadali ito gawin. Panoorin natin. Yan, okay. So guys, ang gamit ko po ay cellphone. So ang gagawin po natin, wala kayong i-download na anumang application kasi hindi po siya naka-base sa apps dahil online po ang gagawin nating pag-remove ng background. So punta tayo sa Chrome or sa Google Chrome o kung ano man yung ginagamit nyo na browser. Then i-type nyo po dito yung remove.bg. So ayan, remove.bg. BG yung background. O BG-BG lang guys, BG-BG. Okay, so pagpunta natin dyan, what we have to do, next, we have to upload yung image na gagamitin natin o yung tatanggalan natin ng background. So, piliin natin ito. So, piliin nyo lang siya, then ina-upload na siya. Habang ina-upload, guys, in just a few seconds, ayan, lalabas na siya na ito yung original, then ito yung na-remove na yung background. Kita nyo guys, ang dali, di ba? So, ito yung may background, ito yung tinanggalan ng background. Hindi na ako nahihirapan. Yung first tutorial na ginawa ko ng pag-convert ng JPEG files sa PNG files, medyo mahirap. Ito na yung pinaka-easiest way na pwede ninyong gawin, guys. So, nakaka-aliw siya. So, ang kagandahan nito, ito yung original, then ito yung na-remove na yung background. Dun sa rin na-remove na background, pwede nyo siyang palitan, i-edit ng background. Pwede kayong mamili ng background na gusto ninyo. It's either pwedeng background na kung ano yung gusto nyo background, saan man yan. Kunyari, yan. Pag nilagay nyo yan, yan. So, nakita nyo guys, may background siya, di ba? Napapalitan automatic yung background niya. Pwede rin naman kung gusto nyo solid colors, pwedeng white, pwedeng red, pwedeng pink, or anuman kulay ang gusto nyo yung i-background, pwede. Pero kung gusto nyo siyang gamitin sa thumbnails, huwag nyo na siyang lagyan ng background, guys. So, aalisin natin yung background. Ayan, so hindi tayo gagamit ng background kasi gagamitin ko yung picture na yan doon sa thumbnails na gagawin ko. Dito sa tutorial na to, ito yung gagamitin kong background picture para doon sa thumbnails. So, ang gagawin nyo lang is i-download. Download nyo na yan. So, ang size niya is, gusto nyo nang taasan yung size ng full image, pwede. Okay, so if full image nyo siya, malaking size yan. Okay, so yan siya. Ida-download natin siya. Pag final image siya, syempre may bayad na siya, no? Pero pwede pa rin natin siya i-download ng 344 by 726.
get one free. Pwede tayo makakuha ng isang download per day. Pero kung gusto nyo naman, di naman necessary, i-download na lang natin yung 344x726 na size ng picture. Kasi malaki din po yan. Okay, so enough na yan. Okay, so ayan na. So, nabuksan na siya. Ito na siya, guys. Oh. Nakita niyo yung black? Ibig sabihin, wala po siyang background. So, PNG lang siya. Ipapakita ko po sa inyo kung paano. No? Nakita niyo naman. Nakita niyo naman po kung paano siya nilagyan ng background. Kaya lang, ito talaga, hindi ko siya nilagyan ng background. Kasi gagamitin ko siya sa thumbnails na gagawin ko para dito sa tutorial na to. Guys, diba? Napakabilis. So, in just a few seconds, meron na tayong portable network graphics or PNG picture na pwede natin gamitin. Pwede natin ilagay sa mga thumbnails natin. So, yun lang, guys. Ayun, okay. So, guys, so, diba, napansin ninyo, nakita ninyo, napakadali na segundo lamang wala na yung background natin. Masaya ito kasi magagamit natin ito at sobrang useful ito sa ating mga thumbnails na gagawin natin. Hindi lamang sa thumbnails, maraming pwedeng paggamitan ng PNG pictures natin na pwede natin siyang insert kahit saan. So nakita niyo naman din kung paano ko nilagay ng background, kung paano pinilitan yung background, pero mas prefer ko na wala siyang background kasi pwede ko siyang gamitin sa mga ibang mga background pa o sa ibang picture na paggagamitan ko. Kung meron kayong tanong, meron kayong suggestion, or meron kayong reaction sa video na ito, huwag po mag-alinlangan na i-type niyo po ang inyong comment sa ating comment box at sumasagot po ako sa mga tanong or sa mga comment na nasa ibaba. At huwag po natin sana kalimutan, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe on my channel and don't forget to hit the bell button para kayo po ay always notify sa mga videos and vlogs na aking i-upload sa aking channel. So bye-bye, guys. Thank you. God bless and I love you all. See you. Bye-bye.